Inirereklamo na sa Mariveles, Bataan ang masangsang na amoy ng langis mula sa ikalawang motor tanker na lumubog doon. Sa Bulacan naman, nang huli at kumain ang isda ang ilang tauhan ng BIFAR para patunayang ligtas ang mga huli roon. Mula sa ground zero ng problema sa Bataan, nakatutok live si June Madarasyon. June! Emil, lalo pang tatagal ngayon ang pagsisimula ng siphoning o yung paghigop ng milyong litrong industrial fuel na karga ng lubobog na tanker dito sa Limay, Bataan. Sa kalapit na bayan naman ng Mariveles ay oil spill na ang pinoproblema dahil pa rin sa isa pang oil tanker na lumubog din malapit sa Dalampasigan. Baka sabay-bay ng coastal barangay na ito sa Mariveles, Bataan ang marka ng oil spill. Hindi kalayuan mula rito ang pinaglubugan ng MTKR Jason Bradley na may lamang 5,500 liters ng diesel bilang operational fuel. Dumadaing ang mga residente sa problemang dala ng lumubog na oil tanker. Sa gabi, nahirapan makatulog yung mga tao rito paano sa tindi ng amoy. Pag umano yung tubig lumalaki sa amin kasi umakit dito tubig, umano yung diesel. Napansin din ng mga residente ang pagdami ng mga patay na isda. Pero ang matinding epekto raw talaga ngayon ay tinamaan ang kanilang kabuhayan. Gawa ng oil spill po. Lahat po ng panguli po namin, bumaba. Kaya haas kami, hindi makalakot dahil sa wala nang pumili ng aming alakal. Naglatag ng karagdagang oil spill boom ang Coast Guard sa pinaglubugan ng MTKR Jason Bradley habang naghahanda na ang barko magsasagawa ng siphoning operations. Ang mga taga-barangay, pinadalhan ng mga improvised oil spill boom na gawa sa burot ng nyug na inilagay nila sa bukana ng ilog. Para lang malesen yung mga oil spill na manggagaling doon sa para ma-prevent yung pagkuha niya dito sa tabi. Sa bayan pa rin ng Mariveles, mano-mano ang oil recovery operations ng Coast Guard sa sumadsad na MV Mirola 1. Dadalhin sa waste disposal facility ang makukolektang langis. Pero ayon sa PCG, ang pinakaseryosong banta ngayon ay ang 1.4 billion liters ng industrial fuel na karga ng MTKR Terra Nova na lumubog sa bayan ng Limay. Ang problema, posibleng dalawang linggo pa bago masimulan ang paghigop ng langis. Kailangan palitan ng bakal ang canvas na pinantapal sa mga valve ng barko. Pasadya ang paggawa ng metal capping na tatagal ng isang linggo. Ganon din katagal ang pagkabit. Pagkatapos, doon pa lang pwedeng simulan ang siphoning operations. The more time that we give to our salvor, we are certain about the things that we are doing. Hindi po tayo nagmamadali. The better po yon. Number one item, why? Because we have contained yung pong oil slick na dumadaloy. This is 1 liter per hour. And at the same time po, kapag po pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, the whole Metro Manila, perhaps the whole region for part of the whole region 4A and region 3 will be affected. This will have a massive effect sa Manila Bay kapag minadali po natin. Ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nababagalan daw sa takbo ng operasyon. I would like it to be a little faster because you know as day goes by the effects of it not just on the environment is also increasing plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Sa Bulacan, nagsagawa ang BIFAR ng sensory evaluation sa dagat kasunod ng napaulat na umabot ang oil spill doon. Nang huli sila ng isda at saka sinuri. At nang wala raw na obserbahang problema, niluto at pinagsaluhan ito ng BIFAR. Sa ngayon, sa pinakahuling satellite image ng Philippine Space Agency, mas maliit ng oil spill area noong isang araw kumpara sa satellite image noong Linggo. Sa ngayon ay nasa 1 liter per hour pa rin ang tumatagas na langis mula sa MTKR Terra Nova. Pero kapag natapos na daw yung pagpapalit ng metal capping sa canvas na ipinantapal dun sa mga valve ng barko ay mawawala na raw yung tagas at magiging mas ligtas sa disgrasya ang gagawing oil recovery operation. Emil. Maraming salamat, June Venerasyon.